Muli po kami nagpapasalamat, aming Ama, sa pagkakataon na muli po kaming lalapit. Sasambahin po namin ang iyong pangalan. Kasabay po ng aming paglapis sa inyo, dala po namin ang mga pasasalamat sa lahat po ng ginagawa niyo sa aming buhay. Kaya nga, lumapit tayo, dalhin po natin ang ating mga pasasalamat sa Diyos sa oras na ito. Father, today we celebrate the goodness of your love. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far has it taken our sins from us. Favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as it taken us in from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as it taken us in from us. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far has it taken our sins from us. As far as the east is from the west, so far as it taken us sins from us. So far as it taken our sins from us. Oh, thank you, Lord. Sabay-sabay nagkakalak,
lamang ang pag-ibig ng paslangin. Kami minahal niyong lubos, aming itatahal, pangalan niyo, Jesus. Iyay nagkatipon nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak, isasayaw ang papuri sa inyo. Namahawang ang pag-ibig ng paslangin sa amin tumubos. Di ka rapat dapat pagpalain, ngunit biyaya niyo'y binuhos. Tamang-tamang ang pag-ibig ng paslangin, kami minahal niyong lubos, aming itatahal, pangalan niyo, Jesus. Tamang-tamang ang pag-ibig ng paslangin sa amin tumubos, di ka rapat dapat pagpalain. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sa kadakilaan ng inyong pagmamahal, O Diyos. Your word says, when we're still sinners, Christ died for us. And we're so grateful, Lord, dahil naabot kami ng pagmamahal na isinakripisyo ng inyong anak na si Jesus. At ngayon nakatayo kami sa inyong harapan, Panginoon, hindi dahil kami matuwid, kundi dahil po sa inyong biyaya. Kaya buong puso po kami nagpupuri, ibinabalik ang aming mga pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga awiting pagsamba sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, mula sa aming mga puso. Amin pong sinasabi na mahal namin kayo, Panginoon, at patuloy po namin kayong paglilingkuran habang kami po ay mayroong hininga. Purihin ka, O Diyos. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid?
na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal niyo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng inyong anak para sa kay buti nyo sa isang katulad ko masuwayin sa nais nyo. Di man pansin laki ng pagmamahal nyo, tinanggap pa rin ako, tinatawag sa mga kasalanan. Inyong anak para sa akin. Salamat po Panginoon, dahil sa pag-ibig mo buhay ko ay on high, the Lord is on high.
at your feet gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised. Isang tanong ng isang pamangkin sa Facebook tungkol sa God's will. Pagod na po ang faith ko kasi puro trials ang buhay ko, sabi niya. I always pray but do not receive favorable answers. I work very hard but always fail. Sabi nila, trial and testing lang daw yun. Mag-submit lang daw ako sa God's will. Eh talaga pong nagsasawa na ako sa trial at pagtitiyaga sa God's will. Bakit po ayaw akong sagutin at bigyan ng success ng Diyos? God's will ba
na ako ay mabigo. Understanding God's will. There's a lot of misconception and misunderstanding about what it really means. At madalas, yung Diyos ang napipintasan. Panginoon, turuan niyo po kami. Pakalinisin niyo ang aming puso, ang aming isip. At ngayon ay gabayan, bigyan ng kaliwanagan. Maunawa ang mga hiwaga ng buhay. At kung di man lubos maunawa, ay ito ay matanggap ng maluwag sa dibdib. Turuan niyo po kaming unawain kung ano talaga ang paghahanap ng inyong kalooban sa aming buhay. Kayo ang mangaral. At ngayon, Panginoon, nais naming gabayan niyo kami, akayin. We ask you, we seek you, and we thank you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Understanding God's will, yung kalooban ng Diyos. What are the roots of confusion about God's will? Ano-ano nga ba pinag-uugatan ng mga pagkalito tungkol dyan? Number one is faulty teaching, faulty belief. Mga baluktot na katuruan at baluktot na paniniwala tungkol dito, tulad ng paniniwalang bawat detalye, kaliit-liitang detalye ang nangyayari sa buhay ng tao, ay ino-order ng Diyos. Na may script ang buhay. Na ito ang aking kapalaran. At ito'y kailangan mangyari kahit hindi ko gusto. Yes, merong general tendencies ang tao because of our genetic makeup, but the details are up to us. Sinabi sa Bible na itinakda ng Diyos ang magaganap sa ating buhay, pero yun ay isang general na pagtatakda ayon sa paglikha. Kung nilikha ka niya halimbawa na magaling sa musika, ay halos itinakda ka na niya magkakaroon ng career, magkakaroon ka ng vocation sa musika. Pero nasa iyo pa rin yun kung gagawin mo. Nasa magulang mo pa rin kung papayagan ka mag-training sa music. Nasa mga pangyayari sa buhay mo pa rin. Pero may general tendency, pero hindi yun scripted na ididikta sa iyo ng pagkakataon ang lahat na mangyayari sa buhay. May mga tao na talagang ang pagkakagalikha sa kanilang Diyos, sila ay tahimik, introvert, so parang itinakda na rin na hindi sila magiging PR consultant, hindi sila magiging public speakers, kasi yun ang kanilang talento. Pero yung mga detalye na mangyayari sa buhay nila, hindi yun idinidikta. But because of this faulty teaching that God dictates everything, therefore the things that happen in our lives, in her life, in that particular letter writer, are caused by God. And that the things that happen, that don't happen, are withheld by God. Yan ang isang baluktot na paniniwala. Ang lahat ng nangyari, dinidikta ng Diyos. Ang hindi nangyari, ipinagkait ng Diyos. Kaya, walang ibang dapat sisihin kundi Diyos. This belief, this teaching, is unsound. And it will lead to many other errors. Creation is governed by automatic, self-regulating, natural, scientific, and spiritual laws. That's a fact. Pag sinuri natin ang lahat ng alam natin na verses, lahat ng alam natin ng mga batas ng Diyos, batas ng moralidad, batas ng kalikasan, natural laws, they are all interconnected. At malalaman mo kung alin yung totoo sa mga yon, yung hindi tutugma sa mga kapwa niya, mga batas din. Halimbawa, may batas ang science, may batas ang physics, gravity. Pagka merong mabigat at wala siyang support, na ikokonekta siya sa ground o sa lupa, lalaglag siya. Kahit ka banal, kahit ka matulungin, maka-Diyos, pag nalaglag ka mula sa bubong ng bahay mo, masasaktan ka at pwede kang mamatay. Walang kinalaman doon ang kabanalan mo o pagiging makasalanan. Dahil mayroong batas ng kalikasan na itinakda na noon pa. At hindi yun sinususpend. Hindi ititigil ng Diyos ang law of gravity dahil merong isang banal na babaeng mahuhulog. Kaya magtataka yung iba, ang banal-banal po ng nanay ko, madadasalin, matulungin. Bakit po siya namatay sa pagkakahulog niya? Anak, law of gravity. Diyos din ang may gawa ng law na yon. Kung ayaw ng nanay mong mahulog, di siya dapat umakyat. Di siya dapat nadulas, dapat inakay mo, dapat hindi siya ng gilid-gilid. Dapat nasa safe place siya. Kasi hindi siya idiligtas ng kabanalan niya mula sa law of gravity. Kaya may mga misyonaring kinakain ng pateng. Dahil alam nga naman pagka-misyonary yung nado sa tubig bilang mawala ng gana kumain yung pateng. Once in a while, there are so-called miracles. Halimbawa, nawala ng gana ang mga leyon kay Daniel. Pero exemption yon, hindi yun rule.
Kaya kung gusto mong mapaayos ang buhay, sumunod ka sa batas. Batas ng moralidad, batas ng kalikasan. Kahit ikaw ay madadasalin, kahit ikaw ay banal, lagi kang hindi kumakain, wag ka ka-ulcer ka. Batas yun na itinakda pa bago ka ipinanganak. And don't expect God to change the laws and the application of the laws to accommodate you. Jeremiah 33:25, this is what the Lord says, I have established the laws of heaven and earth. Period na yun. Nalikha na ang lahat, wala pa ang tao, nandun na lahat yung mga yun. So know God's natural and automatic laws and operate within God's natural and automatic laws. Hindi yung ay, ikakasal po ako, buwan ng Hunyo, gusto ko garden wedding. Pastor po ang mapapangasawa ko, ako worker sa church. Ipanalangin po natin huwag umulan. Sasabihin mo sa Diyos, pigilan niya yung ulan. Wala pang tao sa mundo, ulan na ng ulan pagka ganyang panahon. Tapos ikakasal ka, pipigilin mong ulan. Ba't hindi ka nalang magpakasal sa ibang araw? Sa ibang panahon? O huwag na sa garden, sa loob na lang ng may bubong. Para hindi tayo mapagod magdasal, kada dasal na huwag umulan, ay panahon ng tagulan, kinukontra mo ang Diyos to accommodate your hilig. Maraming ganun. Nagtataka sila, bakit po may mga mananampalataya na nandun sa isang building na sunog, pati sila na sunog. Eh, law of combustion, nandun sila. Hindi ka i-exempt. Yung pag-exempt dyan, yun na tinatawag na himala. Tandaan nyo, ang himala, exceptional yun. Hindi yun ang karaniwan. What happens to all of us is the result of the interactions of all automatic laws, especially our own actions and the actions of other people. Kuminsan naman, pabaya ka, pero nagkataong mayroong isang matipunong lalaking nandun na sinalo ka mula nung nahulog ka sa building. Nagkataong nandun siya at malakas siya, kaya hindi ka rin namatay, hindi ka nadurog. Pwede mangyari yun kasi hindi ka nag-iisa sa mundo. Ang ginagawa mo, para kang bola sa billiard table. Babangga ka sa iba, magbabangga-banggaan, lahat yun may interconnection. Hindi pwedeng may exempted na isang bola doon na hindi sa tatabla ng mga banggaan. Kaya kuminsan, ang ayos-ayos mo sa buhay, tas ang napangasawa mo, saksakan ng gulo sa buhay, damay ka kahit ka banal. Interconnected ang buhay. Morality does not suspend the laws of physics. Scientific laws are the purest of all laws. At hindi yung pwedeng palitan kahit ang religious law. Kasi ang lubikha ng mundo ay siya din ang Diyos na dapat ay pinagmumula ng mga religious laws. So kung may mga religious laws na hindi sangayon sa natural law, ibig sabihin, may mali sa paggawa ng law na yon, sa pag-develop, sa pag-interpret, sa pag-apply ng mga tao na namamahala ng religious belief. Pero yung ginawa ng Diyos, hindi yung pwedeng pakialaman kahit ang relihiyon. Kasi nauna yun bago magkatao. Dapat ating igalang yun. Igagalang mo yung genes or genetic makeup ng isang tao. Bakit po dasal ako ng dasal para sa asawa ko na maging mabilis kumilos at matipuno at masigla? Eh yung genetic makeup niya, yun ang kanyang ano, mabagal talaga siya magsalita. Mabagal kumilos. Mabagal mag-isip. Hindi yan nadadaan sa dasal. Ang ipagdasal mo eh, maging patient ka sa kanya. Kasi yun ang nature ng tao. Yung human nature, tapos gusto mong baguhin sa dasal, nababago, nafa-fine-tune. Halimbawa, red, pero gusto mo lang matingkad na red o medyo hindi matingkad na red, pero red pa rin, hindi pwedeng gawing green yung red. Kaya yung tao, nafa-fine-tune sa pag-aaral, sa pagsasanay, sa disiplina, sa alang-alang sa'yo, pero hindi mo totally pwedeng ibahin. Kasi merong inborn nature ang tao. At sinabi niya sa Psalm 135, you created me when I was still in my mother's womb. Nothing about me is hidden from you when I was made in the secret place. So Diyos ang gumagawa sa tao. So pati sa pagpili na magiging karyer ng tao, magiging vocation, ikagalang mo yung inborn nature. Kung ano talaga ang likas niya, mas magsasucceed siya doon. Ecclesiastes 6:12, for who knows what is good for a person in life? During the few and meaningless days, they pass through like a shadow. Ang totoo, wala naman talaga nakakaunawa ng lubos ng mga hiwagang yan ng buhay.
hindi dapat pinoproblematize. Kung walang solusyon, hindi dapat itinatanong kung walang sagot, kasi mapapagod ka lang. Ecclesiastes 8:6, "For there is a proper time and procedure for every matter, though a person may be weighed down by misery." Yan ang batas ng Diyos, batas ng kalikasan. May tamang panahon at may tamang paraan para sa lahat ng bagay. Tama nga ang paraan mo pero mali ang panahon, hindi pwede. Tama nga ang panahon pero mali ang paraan, hindi rin masyado magtatagumpay. Dapat tama ang panahon, tama ang paraan. Ecclesiastes 8:14, "There is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve." Sabi niya, mayroon pang kabalintunaan sa buhay. Kung sino pa yung masama, yun ang yumayaman. At kung sino pa yung mabuti, hindi siya yumayaman. Pero paminsan-minsan lang yun, hindi yung laging totoo. Kasi alam natin na merong mga mabuti na mayaman at merong mabuting mahirap. Merong masama ang ugali na mayaman, may masama ang ugali mahirap. So walang kinalaman pala yung kasamaan o kabutihan ng ugali sa pagyaman o paghirap. Maybe it is dependent on your business practices. It is dependent on your work style, timing. Pinili mong hanap buhay, timing mo sa pagpasok sa hanap buhay na yon, mga nakapartner mo, ang daming factor para ka maging matagumpay. Hindi lang yun nakaasa sa iyong religiosity. Akala kasi ng iba, komo'y pinanalangin, komo sila ay maka-Diyos, magsasakdin na sila sa lahat ng gagawin nila. Eh, hindi pala marunong mag-accounting, hindi marunong magkwenta. Sobra palang trusting, nakukupitan na ng secretary, ng accountant, ng debit, credit, kupit. Hindi pala marunong ng pamamaraan na iisahan ng kapwa. So, sa akala nyo, Lord, di po ba makaka-Diyos naman ako, nagtatype po ako, bakit hindi nagtatago pa yung business ko? Hindi lang nadadaan sa ganyan yan, ang daming factor. Yung pwesto mo ng tindahan, nasa tama bang lugar? Yung tinda mo, tama ba sa panahon? Nagtitinda ka ng mga winter coat sa summer sa Pilipinas, eh hindi ka talaga aasenso doon. Magtinda ka na lang ng malamig na kamatsile, baka kumita ka pa. Nasa tamang lugar, tamang panahon, tamang teknik. Hindi lang nadadaan yan sa pagiging relihiyoso at pinagdasal. Kasi ang pinagdarasal mo is according to God's will also, hindi yung kontra sa God's will. So hindi morality lang ang factor sa fruitfulness. May iba pang laws at work. Natural laws. At hindi masama na alamin at sumunod sa natural law because God is the creator of nature. Therefore, the law of nature is God's own law. Sometimes what happens is not logical or reasonable. From our point of view, tulad nung akala natin, komo nga ipinagdasal ang biyahe, hindi dapat lumubog ang barko pero lumubog pa rin. Eh pero, from another point of view, reasonable yon. Kasi pala, hindi na may maintain yung barko o ang lakas ng bagyo o hindi marunong yung kapitan o binangga sila ng ibang sasakyan. So, may logic kung bakit lumubog. Sabi mo, pinagdasal ko naman, ba't lumubog pa? Kasi hindi lang yun ang mahalagang factor sa buong buhay. Ecclesiastes 9:11, "The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all." May isa pa. Pag hindi mo naintindihan ang nangyayari kasi walang logic, sabi ng Ecclesiastes, hindi lahat ng mabilis tumakbo ang nananalo sa karera. Hindi laging pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matatalino. Maraming matatalino, gutom. Sabi ganun, hindi lahat ng pabor ay pupunta sa mga maalam kasi maraming mangmang na, ba, biglang umaasenso, nadadaig yung iba. Sabi niya, alam niyo kung bakit? Swerte-swerte, malas-malas din minsan. Sabi niya, time and chance happen to all. So pagka wala ka na makikitang paliwanag, ginawa mo na ang lahat, hindi ka pa rin nagtagumpay, eh malas-malas ka lang ngayon. Subukan mo ali bukas, baka swerte-swerte ka. Hindi dapat allergic ang mga Kristiyano sa words na yan. Galing sa Biblia yan, time and chance happen to them all. And the other version say, each of us have our share of bad luck. Nangyayari talaga. Not everything that happens is God's specific will for us. Why? Because we have our own free will and we operate according to that will.
Proverbs 16:9, in their hearts, humans plan their course. Malaki ang ating papel kung bakit tayo naglalakad sa isang daang patungo sa kung saan, sa paraan at bilis na paglalakad natin, may kinalaman tayo doon. And our fellow humans also have their own free will. Often, those wills oppose each other and clash. And natural law prevails. The stronger one wins. Ganun talaga. Kahit ka mabait, makikipagbuno ka sa isang hindi mabait na malaki ang muscle, eh talo ka. Kasi natural law, yung malakas, magwawagi. Katulad din ng mga bola sa billiard table, yung malaking bola doon o yung malakas ang andar, yung direksyon niya ang masusunod, pati yung babanggain niya, medyo susunod sa direksyon niya. Hindi siya pwedeng salungatin kasi mas malakas yung dating niya. Natural law, law of physics. Another root of confusion about God's will is mislabeling and calling each failure, frustration, or pain as trial. Konting tao lang ang sinusubok tulad ni Job. At ang kaso ni Job, hindi siya model case, should not be used as a standard. Kakaiba siya. In fact, sa buong Biblia, wala siya kamuka. So hindi siya dapat gawing pamantayan. Hindi ugali ng Diyos na subukan ng tao. Tuksohin ang tao para siya itakwil. Tuksohin ang tao para gumawa ng mali. James 1, 13-14, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does God tempt anyone. But each is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. So, sabing tinutukso ako ng Diyos, sinusubukan ako ng Diyos, hindi ganun ang Diyos. Natukso ka kasi gusto mo. Pwede ka bang tuksohin sa ayaw mo? Kaya ka lang natukso kasi gusto mo. At tapos, yung kagustuhan mo, yung sinunod, kaya nanalo yung tukso. Hindi mo dapat sisihin ng Diyos doon. Tayo ay responsible for what we do. Hindi ka nag-aral, babagsak ka sa test. Hindi ka handa sa interview, pwede kang hindi pumasa. Most people just receive the results of natural law, of human will, and chance. Tandaan nyo, nagsasama-sama yon. Natural law, human will, and chance. Kasi meron naman na ang natural law talaga. Ang lakas-lakas ng bagyo. Hindi ka dapat mamangka. Tapos meron pa rin matigas ang ulong na mangka. At pagkatapos talaga nagkataon na sa lahat ng dinaanan ng kanyang bangka ay doon humihina yung hangin, nakasurvive siya. Kasi nagtulong-tulong yung natural law, yung will niya, at saka yung chance. Pero hindi laging ganun na nangyayari. Kaya dapat, when all things are equal, and you have no strong conviction that you will be exempted from natural law, better just obey natural law. And God does not usually single out a person to fail or to suffer just for trial or testing. Hindi naman tayo pinaglalaroan ng Diyos. Nalalagay tayo sa pinupuntahan natin kasi nagpunta tayo o may humatak sa atin o nabunggo tayo na ibang papunta doon, whichever. Romans 2:11, for God does not show favoritism. And in reverse, wala ding negative na paborito ang Diyos, na paborito kanyang pahirapan, paborito kanyang subukan. In our attempts at success or in our other projects, just do your best. Pray, hope, and then accept the result. Yun ang susi sa katiwasayan, kapayapaan, at kaligayahan. Always do your best. Because when you do your best, you increase your chances at success. Pero hindi yun guarantee. So dadagdagan mo ng prayer, at tingnan mo kung anong nangyayari. Pagkatapos, kung ano man ang mangyari, tanggapin mo na ho ka na makipagtalo sa Diyos, makipagtalo sa bulkan, makipagtalo sa hangin. Tanggapin mo, at kung hindi ka masaya, bukas ulitin mo ulit. Keep trying. Sayang ang oras sa pakikipagtalo, sa kalikasan, sa mga bagay-bagay na tapos na. Naglalakip-lakip talaga yan. Kaya may mga taong hindi mo inaasahan, magtatap sa bar, magtatap sa board. Tapos yung inaasahan mo na magtatap, hindi. Kasi hindi naman naitanong yung alam niya.
Meron ang galing-galing bumabagsak kasi sa dinami-rami ng tanong, yung mga hindi niya pinag-aralan ang naitanong. O kung bakit aral na aral siya, yung pinag-aralan niya itinanong, nung oras ng exam naman, masakit ang tiyan niya, masakit ang ulo niya, kung ano na nangyari sa kanya, hindi tayo nakasagot ng tama. O kaya, yung nag-check ng papel niya, nagkakamali-mali ng pag-check. Alam niyo ba na kahit na sa mga medical results, yung mga bumabasa ng mga x-ray, bumabasa ng mga lab test, ang dami-dami nilang binabasa, nakapila. Kung minsan, napapatamang humikab siya nung dumaan yung x-ray plate mo, pwedeng makakita bigla na kung anong sakit yun, bang wala naman pala, ikaw takot na takot na, so repeat the test. O pwedeng yung machine nag-fail. Ang daming factor. Maraming factor na naglalaro sa buhay natin. Kaya dapat subok ka ng subok, ulit ka ng ulit, kung ayaw mo nung nakikita mo. Hanggang sumaya ka, o kung talagang ayaw niyang pasayahin ka, turuan mo sarili mong tanggapin para ka sumaya. Kasi ba't ka makikipagbuno sa bato? Bakit ka makikipagtalo sa nangyayaring hindi mo naman kayang kontrolin? And we should not blame God for the frustrations of daily life. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Inaani ang itinatanim. So ang tanong, bakit po itong ani ko? Eh yan ang itinanim mo. Aba, hindi ko po itinanim yan. Eh yan ang itinanim ng asawa mo. Siyempre, damay ka. O yan ang itinanim ng anak mo. Hindi ka naman nagtanim ng gulo sa buhay. Bakit lagi ka nasa presinto? Eh yung anak mo kasi magulo. Di lagi ka nasa presinto. Kasi damay-damay talaga tayo. Ang creation, isa lang ang tingin ng Diyos sa lahat. Hindi individual yan lagi. Damay-damay. Nananahimik ka, nag-ipon ka, nagkaroon ka na maliit na bahay. Yung kapitbahay mo, nagkakandila, nag-inarte habang naliligo, may kandikandila pa, nasunog yung bahay niya, nadamay yung bahay mo. Damay-damay talaga. Sabi, Diyos ko, bakit? Eh kasi yung bahay mo, hindi bato, nasunog, katabi mo, nasusunog, ganun. May natural answer yun. Hindi mo kailangan magtaka. Sowing could be conscious or unconscious, active or passive. Yung pagtatanim, pwedeng alam na alam mo kung tinatanim mo. Pero yung wala kang kamalay-malay, natataniman na ng iba yung bukid mo, kasali ka rin sa pagtatanim nun kasi hindi ka tumutol. Kasi hindi ka tumanggi. Nanakawan ka. Kasali ka rin sa nagdakaw sa iyong bahay kasi hindi mo isinara yung pinto. Kasi hindi mo binantayan. Kaya hindi lang yung magnanakaw may kasalanan doon. May pananagutan ka rin kasi yung bahay mo pwedeng-pwedeng nakawan. Umaalis pa kayo sabay-sabay, nakalagay pa sa Facebook, ang layo-layo namin, nasa malayo kaming probinsya. Eh, dinalaman na ng mga kapitbahay niyo na wala kayo lahat doon. May kinalaman ka rin kahit hindi ikaw ang nagnakaw. Pinayagan mo, consciously or unconsciously, na manakawan ka. Kaya saan ka pumupuesto? Sa kalumulugar, anong ginagawa mo? May bunga yun. Sabi mo, hindi ko naman sinasadyang magkakaganyan pala. Oo nga, pero nakapuesto ka na pwedeng magkaganyan. Yung mga nag-aabang halimbawa sa kalsada na yung mukha nila nandun na sa kalsada, pwede-pwede kayo mahagip ng bus. At ang dami mga buses, 300 years old na, wala ng preno. Doon ka pa nakakalat. Masasagasaan ka talaga. Kaya dapat pa naghihintay kayo sa mga kalsada kung pwedeng nasa may likod-likod kayo ng poste para meron mang mawala ng preno, sa poste mo na bumangga bago sa inyo. Pwesto-pwesto yan. Yung bahay mo nasa lambak, papalikupa, ang dami mawala ng preno, nakahiga ka, bigla ka dinaganan ng jeep. Kasi nandun ang bahay mo, sabi, Diyos ko, bakit niyo po ako ganito? Nagdalangin naman ako. Gravity, velocity, nandiyan ka sa dadaanan talaga. Yung bahay na nakikita niyo, yung bahay ko minsan, sinusuot ng mga truck yung ilalim kasi nandun sila sa tumbok. Highway pa naman. So, nasan ka? Pwede talaga may mangyari sa'yo kung sa kalumulugar, pumupuesto. Kain ka ng kain, pwede ka talagang malason. Kaya kung hindi mo alam, hayaan mo muna ibang kumain. Pag bumula, bibig nila, ay, mamaya na, hindi ako kakain. Eh, ikaw agad ang unang-unang kakain doon. Di, siyempre, ikaw ang experiment. Maraming ganun. Yung mga naglalakad ka ng gabi-gabi, pwede ka talagang makidna, pwede kang ma-rape. So, nasan ka? Bakit ka nandyan? Pwede mo bang iwasan? Pwede mo bang ibahin ang mga sitwasyon para ma-improve yun sa chances mo of being safe? Pero hindi itatakda ng Diyos na bukas, ipaparape kita. Bukas, bibiguin kita. Lagi tayong may pananagutan. God will not actively frustrate anyone just for trial's sake.
But indeed, frustrations would become like trials and tests of our faith. Pwedeng magmukhang ganon. Kaya sa Psalm 22, 1-2, ang panaghoy nitong umaawit, my God, why have you forsaken me? Hindi siya pinaforsake ng Diyos. Guni-guni lang niya yun, ideya niya yun. Hindi naman na maalis ang Diyos. God is everywhere, so paano kayo iiwan? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning? Oh my God, I cry out by day, but you do not answer by night, and I am not silent. Sabi niyo, God, I cry and you don't answer. Nag-answer na ako, no! Ano palagay mo? Hindi ako sumasagot, kaya lang gusto mo lang madinig na answer, yes eh. Ang layo-layo mo, O Lord. Laging ganoon, merong, Tito, para po ang layo sa akin ng Diyos. Pastor, para po ang layo ng Diyos. Teka, baka naman ikaw malayo sa Diyos. Nagpe-pray ka ba? Hindi po. Ngatid ka ba ng Bible study? Hindi po. Gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi po. Nag-church ka ba? Hindi po. Hindi ikaw ang lumalayo. Kaya ang feeling mo, Diyos ang lumalayo sa iyo. Ba't ka lalayuan ng Diyos? Ang pupunta ang Diyos? E punong-puno ng Diyos ang lahat-lahat ng nilikha niya. So, guni-guni mo lang na malayo sa iyo ang Diyos. Kasi ikaw ang malayo. Activities, yung mga ginagawa mo, nagpapalayo sa iyo sa akala mo. Pero wala kang pwedeng puntahan na malayo ang Diyos. Pero pag namumuhay ka ng labag sa kalooban ng Diyos, nararamdaman mo at niloloko ka ng sarili mo na lumalayo sa iyo ang Diyos. Tapos sa Diyos ka pa magtatampo. Feeling bad about God or getting angry at God would only worsen one's situation. Huwag kayong magtampo sa Diyos. Hindi kayo mananalo. Isipin mo, ba't nangyayari ito? Hanapin mo ang iyong pananagutan o pananagutan ng mga malapit sa iyo at siguradong makikita mo yon na self-manufactured ng tao ang kanya mga problema. Psalm 42:9-10, I say to God, my rock, why have you forgotten me? O ginawa pa niya ngayon makakalimutin ng Diyos. Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Kadalasan yung ganon, sinasabi mo, nililibak ako ng mga kaaway ko, tinatanong, nasaan ang Diyos mo? Nasaan siya? Actually, ang totoo nun, madalas yung tao ang nagtatanong sa sarili niya, nasaan ang Diyos ko? Nagda-doubt na siya. Kasi nga, naglalayo siya ng sarili niyang loob sa Diyos, kung ano-ano ngayon papasok na guni-guni sa kanyang isip. Foe could be one's self-doubt, not other people. Yung tinig mo rin na nanggagaling sa iyong dark self and dark side. But you know, no matter what happens in life, whether what you want to happen happens, your plan happens, or not, there is hope. Kasi every day, may bagong pagpapala ang Diyos, may bagong pagkakataon, may bagong rearrangement of the universe. Nag-iiba-iba, nothing is permanent. Hindi katagumpay kahapon, pwedeng ang timpla ng araw na ito ngayon ay bagay sa iyo. Laging may pag-asa. Psalm 121:1-2, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Imagine the maker of heaven and earth. Alam niya lahat ang law ng nature. Alam niya lahat ang law that rules life. And when you live according to the will of that God who knows what should and what will happen, then you cannot be wrong. You will succeed. You will be fruitful. Pero pag may problema, do not passively wait for a rescue. Kaya si Karl Marx, sabi niya, yung relihiyon, pambangag lang yan sa mga tao. Religion is the opium of the people. Kasi maraming tao, pag naging religyoso, nagiging tamad. Naghihintay na lang ng himala. Naghihintay na Diyos ang gumawa para sa kanila. No. You want rescue from God? Look at yourself. Look at what you have. Look at your talent. Look at your energies. Look at the people you have, your connections, and get rescue from those elements. Huwag mo antayin bumaba maanghel sa langit at buhatin ka. Kasi lahat ng kailangan mo rin for your rescue, nandyan na. Kailangan lang mamaster mo ang paggamit. Available. Plan and execute a self-rescue operating within God's laws. Yung babaeng namatay ang asawa, tapos yung mga pinagkakautangan nila, kukunin yung mga anak niyang bata, pambayad sa utang, nagpunta siya sa prophet. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Yung asawa ko, natauhan yun na namatay. May iniwang utang. Eto, mga anak ko, pambayad na sa utang, kinukuha na ng pinagkakautangan namin.
Actually, humihingi siya ng tulong sa prophet. Sabi ng prophet, "What do you have at home?" Yun ang tinanong, "What do you have?" Eh, konting langis po. O bueno, manghirap ka ng maraming lalagyan, isalin mo na isalin yung langis na yan. At ganun nga nangyari. Marami pala siyang property, marami siyang ari-arian. Isa na dun yung langis, kahit konti lang. Tapos yung PR niya sa mga neighbor, nakapanghiram siya ng mga lalagyan. May anak pa siyang pwedeng utusan, tumulong sa kanya. So, what do you have at home? I have a little oil, I have neighbors, I have my sons, I have my energy. So, yun ang ginamit para siya magkaroon ng maraming surplus oil na naibenta niya, nakapagbayad siya sa utang, at may sobra pa. Laging ganun, mga kapatid. Nasa may problema kayo, what do you have? Meron akong kailangan bayaran, lagi agad, ay, may pera kaya si ate, may pera kaya si kuya, ikaw, what do you have? Pwede ka maglaba para sa iba, pwede ka maghugas ng kotse, mamasukan. What do you have? Ang solusyon sa problema muna, bago yung iba, ikaw, anong meron ka nabigay ng Diyos? Para masolve mo yan, hindi yung lagi kang aasa. At ang problema sa mga sobrang relihiyoso, sobrang palaasa sa langit. Kaimportante, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, napakatotoo nun. Kailangan gumawa ka. Kasi binigyan ka ng Diyos ng kakayahang gumawa. Liban na lang sobrang tanda, sobrang bata, o sobrang may sakit. Yun ang nangangailangan ng tulong. God's will seems to be everything permissible to happen within the life systems God designed, including inputs from nature and other living beings. Pag sinuri natin ang mga katuruan sa Biblia, natural law, at yung tunay na pag-observe ng buhay, lumalabas ang tunay na kalooban ng Diyos ay yung pinapayagan niya mangyari sa pagbubunggo-bunggoan ng mga bola sa billiard table, sa pakikipagtalastasan ng kalikasan, ng panahon, ng tao, ng mga kapwa-tao, ng mga hayop sa paligid, yung nagaganap doon, ibig sabihin, God's will. What is God's will? The design of His creature that is comprised of capacities, gifts, tendencies, natural desires even, and reactions due to genetic dictation, God's will yun. Ganito siya ipinanganak. Ang tatay niya, ganitong siya pinag-aral. Ang hilig niya, ganito. May mga tumulong sa kanya. Ayan ang nangyayari. Ibig sabihin, God's will. Kasi lahat ng pinanggagalingan ng energy is within the creation of God. God's will seems to be whatever could be achieved employing human personal will within what God created and allows us choices. So God's will ba na magkaroon ng eroplanong lumilipad? Yes! Kasi nakasulat na sa law of nature, the law of buoyancy, the law of speed. Bakit ba lumilipad ang eroplano? Sa speed. Tapos pag inanggil niya yung pakpak, dahil mabilis ang takbo, tataas. Bababa yung eroplano pagka inanggil uli yung pakpak. Kasi may law. Nadiskubre ng mga scientist yan. Kaya you know, science is God's prophet. Ang mga scientists are God's prophets. Kasi nadidiskubre nila yung utak ng Diyos, yung design ng Diyos. Bakit ang sakaspile pag hinulog mo sa isang palangga ng tubig, lumulubog, pero pag kalaki-laking barko, lumulutang sa dagat? Law of buoyancy. The displacement of water by the weight of the thing that is displacing it, whichever is greater, will determine kung lulubog o lulutang ang barko. At syempre, shape. E kung yung barko mo, butas, papasukin ng tubig, lulubog. Law of nature. Halos lahat ng nadidiskubre, nandun na dati yung laws na yon. Nakita lang nung nakakita, noong discoverer, noong designer, noong scientist. Pero walang bago sa mundo. Sabi sa Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. Everything is, was, and will be. And everything just keeps recycling. Bakit nakarating ang Apollo 11 sa buwan? Biro mo, umiikot ang mundo? Aandar yung spacecraft? Pupunta sa buwan na lumalakad din? Paano sila magtatagpo? Kung nandito ngayon yung buwan, nandito yung Earth, gusto mo maglanding sa buwan, doon ka pumunta dahil pagdating mo doon, nandun yung buwan. Na-compute nila, nakaland sila. Law of God yun. Hindi yun kontra sa Diyos. Kasi God designed the heavenly bodies. Consistent ang speed ng pag-andar ng mga heavenly bodies in space, pati pag-rotate. Kaya pwede mong iplano.
Kaya dapat nagpaplano ang tao. Maraming alam ang tao. Yung hindi marunong magluto, anong gagawin niya sa bawang, sibuyas, kamatis? Lululunin niya lahat. Pero yung marunong, pwede niyang igisa, pwede niyang dagdagan ng ibang bagay. Dagdagan ito, nagkakaroon ng iba-ibang timpla. Kaya dapat marami kang alam na lalaro-laro mo ang laws. Kaya ganun yung magagaling na cook. Tiningnan lang lang yung ref, ang dami-dami mga tira-tira. Pinaghaluhalo nila, blam-blam-blam-blam-blam, mami, ang sarap ng ulam. Kasi alam nila kung anong dapat magkasama, ano dapat timpla, ano dapat ang temperature. Yun naman mga iba. Bakit tayo kakain ng bato? Hoy, fried egg yan. Eh, ba't ang tigas-tigas mo magprito ng fried egg? Hindi mo malalang kung gaano kainit dapat ang kawali, kung kailan mo hahanguin. Law of nature lang yun, di mo pa alam. Dapat marami kang alam para matagumpay at masarap ang buhay. Diyos ang naglagay doon. Nakahanda yun para kanino mang magsasaliksik at mag-aaral. Anything could happen. Anything that could result from the interactions of all these elements in life, the possibilities are nearly as infinite as God is. In other words, walang nakadikta na kapalaran mo. Maglalaro yung choice mo, yung alam mo, choices ng iba, timing mo, at lahat yon within God's will. While it is possible for the divine to make specific calls, tinatawag ka, or specific context for some with specific purpose, at specific time frames, that kind of imposed God's will is not typical and definitely not the rule for all. Pwedeng meron talagang pinili ang Diyos na paggawain ng isang bagay, gusto niyang malagay ka sa ganong sasakyan, magpunta ka sa ganong lugar at may kausapin kang ganong tao. Pwede rin mangyari yon kasi Diyos siya eh. Pero bihira yon. Madalas, nandun lang tayo kasi pumunta tayo, may humila sa atin o inanod tayo patungo ron. Yun ang mga dahilan. Bihira yung Diyos mismo ang pumipili kung ano mangyayari. Yun ang tawag doon, miracle. The suspension of natural and logical law. But once again, a miracle is an aberration of nature. It is an exemption. Hindi siya dapat laging asahan. Pwedeng hingin, pero kung hindi ibinigay, huwag ka magtampo. Kasi hindi obligado ang Diyos to suspend natural law to make a miracle for you. Kung kailan may sakit ka na, humihingi ka ng himalang gumaling ka, eh ang dami-dami-dami mo ng kinain na bawal. Ang dami-dami mo ng ginawang masama sa katawan mo, tapos ngayon ang lalala-lala mo na, hihingi ka ng himala. Kung binigyan ka, salamat. Pero kung hindi, eh tanggapin mo. Kasi napunta ka dyan dahil mayroong karing pananagutan. As such, there could not be one specific destiny for anyone. Like one specific pre-chosen life partner that you have to meet serendipitously. Yung sino kaya ang itinakda? Siya na kaya ang itinakda sa akin ng Diyos? Siya kaya ang itinakda? May nakatakda sa iyo talaga. Halimbawa, mahilig ka sa masayahin na tao. So may maraming tao, milyones, baka billion yung mga nakatakda para sa iyo. Walang nakaspecify kung alin yon. Kasi kahit alin doon pwede. Ngayon, hindi ka na umaalis ng bahay, yung magpuputo lang na dumadaan sa bahay niyo, ang nakikita mong masayahin, eh yun siguro ang mapapangasawa mo. Kasi nilimitahan mo yung choice. Pero kung ikaw sana yung nagtinda ng puto, ikot ka ng ikot sa buong bayan, ang dami pang nakitang choices. Pero doon ka pa rin pupunta sa gusto mo. Liba na lang. Hindi mo nang gusto itong babaeng to, ginalaw-galaw mo, napikot ka tuloy. Ayan, kahit hindi mo siya gusto, napunta ka. Kasi pananagutan ka rin. Is that within God's will? Yes. Because that's within natural law. Nandun ka, nandun siya, may ginawa kayong kung ano, napahamak ka. Natural law yun. Cause and effect. If P, then Q. Sabi sa trigonometry. Kala mo naman, may natandaan ako sa trigonometry. So, napakahalaga yun. Any, as such, there could not be one suffering or happiness that is God's specific will for a person. Walang assignment na lungkot o saya para sa'yo. Ginagawa mo yan. Walang taong biktima. Kasi kahit binibiktima ka na, pwede namang hindi mo tanggapin eh. Inaapi ka, pwede ka namang hindi paapi. Kinakawawa ka, pwede mo naman layasan yung nangangawawa sa'yo. Nandiyan ka, kasi pumapayag ka. So may pananagutan ka pa rin.
Kasi kung merong script, if there are people who are destined to suffer this way, that would make creation just glorified robots. Eh, hindi naman robot ang ginawa ng Diyos, eh, tao may sariling kalooban. Si Adan at si Eva nga, sinabihan na huwag niyo itong kainin, kinain pa rin nila eh. May kalooban. At nung kinain naman nila, hindi naman sila pinatay. Sabi nila, ay, hubad kami, ay, nakakahiya. Ginawa pa sila ng Diyos ang damit. Ganun mapagmahal ang Diyos. Hindi niyo ako sinunod, pero dadamitan ko pa rin kayo. Mayroon tayong will. Nandiyan ka. Kasi kung hindi mo man sinadya magpunta dyan, may nagdala sa'yo, pero hindi ka na umalis. Pumayag ka. Will mo yan. Kaya may pananagutan ka. We act and react to and interact with the rest of creation. Katulad nung magpapakasal na tag-ulan, sasabihin ko na sa inyo, ha, pag magpapakasal kayo ng tag-ulan, tapos garden wedding, huwag niyo ako i-request na ipag-pray ko kayong huwag umulan. Hindi ko talaga pinagpe-pray. Kasi bakit ko na makakalabanin ng Diyos sa tag-ulan? Sinasuggest ko na nga na doon nalaki sa basketball court o sa barangay hall o sa Malacanang Palace, may bubong, ayaw mo pa rin, ipag umuulan, sorry. Ganyan talaga. Kaya dapat ang traje de boda mo pag tag-ulan, kapote. Ang shoes mo dapat, bota. Ay, nakita ko na lahat ang uri ng kasalan. Mga sapatos sa matatakong na lumulubog sa putik, hindi mabunot-bunot, hanggang buhat-buhat na ng mga abay yung mga sapatos nila. Nakikita ko, sabi ko, pinili nyo kasing tag-ulan. Hindi ko naman sinasabing buti nga sa inyo. Naaawa din naman ako dahil hindi natutuloy yung plano nila. Pero ati ka sa ulo. Lalabanan mo yung nature. Everything in creation also acts, reacts, and interacts with everything else. Kaya hinahagis mo mga kalat sa dagat, mga basura, nakakain ng isda. Mamaya, kinain mo yung isda, nakain mo yung basura mo. Kasi interconnected talaga tayo. Yung hangin, pinaparumay mo, mamaya, ikaw din ang lulunok niyan. Eh, hindi naman ikaw yung naninigarilyo, nagkaroon ka rin ng cancer. Kasi nalalanghap mo yung usok ng iba. Yung iba naman, may usok. Pero ba't di mo puntahan yung naninigarilyo? Nausukan ako, huwag dito manigarilyo. Hindi, pumapayag ka, re-reklamo ka, pero ayaw mo kumay buhay, magdusa ka, magka-cancer. Kasi dapat naninindigan ka para sa sarili mo. Tulad ngayon, may batas. May batas, ha? Na hindi na pwedeng naninigarilyo kahit saan na lang. Restaurant, meron pa rin pumapayag, naninigarilyo ibang client. Ipatawag mo yung may restaurant kasi pwede mo ipakulong yung may-ari ng restaurant pag pinayagan niyang may naninigarilyo sa kanyang restaurant. Kahit ang dami nila, nag-iisa ka lang, ang batas sa kakapanig sa'yo. Eh, pinalaki kasi ng nanay mong mahiyain, kimi, hindi ka na kumikibo, magkakanser ka. Pumapayag ka. Will mo yun. Yun yung permissive will mo or yung unconscious will. Kahit hindi mo ginawa, pero pumapayag kang ginagawa nila, kasali ka na rin sa gumagawa nun. Any and every fruit of such life exchanges, their combinations, sums, derivatives, compounds, mixing, remixing, are all God's will. So God's will ba na mayroong barko na punong-puno ng mga kabataan na nag-camp, lumubog? Law of gravity eh. Baka overloaded sila. Hindi na maintain ang barko. O masama ang panahon. O kasi selfie nila, lahat sila nasa isang gilid ng barko, tumiwarik, lumubog. Yes. Law of physics. Pero hindi inisip ng Diyos na, pag nag-camp kayo, papalubugin ko yung barko para kayo mamatay lahat. Siyempre, hindi ganun yung God's will. Pero yung ginawa mo within what nature will allow, and it happens to you, yes, it is God's will. Because God is the law of nature. And you don't expect God to suspend the law of nature just because you're careless. You've got to master the law, use it to your advantage, and then you will be fruitful. Sa law, the lesson really is to know God's natural and moral laws. Kasi yung natural law niya, moral law yan. Know God's will so that you will live and move and operate within that will. Operate within those laws para ka mapabuti. Do your best. Change for the better what could be changed and accept what could not be changed. Paminsan-minsan sinasabi mong ganyan lang talaga ang buhay. Pero after you have already done your best, not before. Yung wala ka pang ginagawa, sasabihin mo, ganyan lang talaga buhay. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Gawin mo muna lahat ang kaya mo at hindi ka pa rin nagtagumpay ng paraang gusto mo, doon mo palang masasabing, ganyan lang talaga ang buhay. Time and chance happens to all. So in your life, within God's will, minimize pain.
That is within God's will. God does not want us to suffer. Maximize pleasure. God designed us to have pleasure and to enjoy it. And then do the most good that pleases God. You can never go wrong when you're in pursuit of this. To minimize pain, to maximize pleasure, and to do the most good. And in life, to live in the center of God's will, employ the most correct and timely technique. Dapat tama ang technique mo, correct pa. Ecclesiastes 10:10, if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. So mahirap daw gamitin ang isang tool na hindi matalim. So kung smart ka, patalimin mo. Sa konting effort mo, marami ka nang mahihiwa, marami ka nang mapuputol, marami ka nang magagawa kesa yung tool mo masyadong defective. So even our success in life, our failure, our slow and little failures or successes depend on our methods, on our tools, on what we know and don't know. Kaya terrible yung taong masyadong walang alam. Konti ang tools mo para ka maging mabunga, maging matagumpay, at maging masaya. God's will is that you will have a life that is abundant, happy, fruitful, peaceful. But you've got to respect all the laws of God, natural, moral laws. At gawin ang pinakatama. At pag nabibigo, try and try, keep trying. Kasi timing lang kumisan yung problema, hindi yung method. Dear Lord, teach us to operate within your will, which really means we should know your laws, your moral laws, ano talaga ang good na nagbubunga ng good, ano ang bad na nagbubunga ng bad, alamin namin ito at aming sundin. At alamin namin ang scientific and natural laws. Maging maalam kapit parunong, huwag namin pagbanggain ng religion and science because you are the foremost scientist. You created all of the scientific laws. At habang ito'y nalalaman namin, nagagamit namin to our advantage, we live in the center of your will. Pag-isipan natin, pagbulay-bulayan, ipanalangin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon tungkol sa topic na ito at kung paano tayo makakapamuhay in the center of God's will with abundance, with peace, with happiness, with joy. Lord, as your people ponder these things, may your wisdom continue to rule our minds, to speak to us, to guide us. Be with the Lord in silent reflection. Aming makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa isa na namang kaliwanagan na aming napakinggan. Salamat po dahil patuloy niyong ipinauunawa at pinakikilala kung sino ka, kung ano nga ba ang inyong will sa aming mga buhay. Turuan at tulungan niyo nga po kami sa tamang pamamahala ng aming buhay. Aming igalang at sundin ang mga batas ng moralidad, ang batas ng kalikasan, dahil ikaw ang siyang lumikha nito bago pa man kami dumating sa mundong ito. Purihin ka nga po aming Ama, dakilain ang iyong pangalan. Sa sandali ng katahimikan, ating pong ipahayag ang patuloy na pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Narito po ang aming mga handog. Binabalik at iniaalay po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat na ating
Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay.
Maraming salamat, aming Diyos, sa pagkakataong ito na maihayag namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga salita at katuruan na aming narinig mula sa inyong tagapagsalita. Maging gabay namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at magbigay ng ibayong kalakasan sa amin upang patuloy naming masunod ang inyong kalooban. Mga kapatid, ihiyag natin sa ating Ama sa Langit ang ating personal na pasasalamat sa ilang saglit ng personal na pananalangin. Salamat po muli aming Ama dahil nalalaman niyo po ang laman ng aming puso at kayo ay tumutugon na bago pa man kami manalangin. Mga kapatid, tanggapin natin ang ibayong pagpapala, kalakasan, kapayapaan, pag-ibig at pag-iingat mula sa Diyos Ama, Diyos Anak at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His countenance upon you.